At sa ating susunod na kaso, Sherry, paliwanag. Yung susunod po nating kaso, ang idol, yung magpapatunay po talaga na wala talaga sa tagal ang relasyon. Pag ayaw na po talaga sa'yo, ayaw na. 10 years po, idol, magkarelasyon si Rafael Goyoma at si Nerissa Pagia. Di naman daw po siya nagkulang, idol, at siya nga pa daw po ang nagpaaral sa kapatid ni Nerissa. Naisa lang daw po sana malaman ni Rafael, idol, ang dahilan kung bakit daw po siya iniwan ni Nerissa. Magandang umaga po, Sir Rafi. Nais ko po sana humingi ng tulong sa iyo para po makausap po yung asawa ko na nasa Dubai. Gusto ko lang po kasi itanong sa kanya bakit niya po ako ginanito, bakit niya po ako niloloko. Bakit po siya nakipagwalay, kung ano po ba talaga ang totoo. Lahat naman po ginagawa ko. Sa ngayon po, wala na po akong contact sa kanya. Lahat po inalis niya. Binalak niya po ako sa lahat ng contact ko sa kanya. Maraming salamat po, Sir Rafi. Sana po matulungan niyo ako. Alright, kausapin natin si Rafael Gayuma. Ganda pa man din ang apelyido ni Sir. Ba't din niya po na Gayuma itong si Nerissa para habang buhay na silang magkasama? Tingnan natin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafael. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Sir, naiyak na kayo. Ano ba nangyari, Sir? Hindi ko ano na paintindihan, Sir Rafi. Palito ba kayo, tignan ko mga tapos ang ganito na nangyari. Ano bang pinagkawayan nyo, Sir? Yung mga maling sabong lang po na ibang tao pinakinggan niya. Wala naman po kong ginagawa. Ano po yung eksaktong dahilan kung bakit kayo nag-aaway na sabi nyo eh sursul ng mga ibang tao? Tulad po sa mga sa anak ko. Nasa pababae daw po. Wala naman po kong babae. Ano po yung anak? Na meron ka anak sa iba? Meron po kong anak. Alam niya po yun. Malalaki na. Matagal na po. Okay, palit na anak ko. Inalagaan niya rin po yun. Okay, sige. Not counted po yun. Pero yung isa pang bintang na meron ka rin po mga babae. Ano po? Hindi naman po totoo, Sir Rafi. Mamatay na po ang mga pamilya ko, pati anak ko. Dilan. Sir, wag niyo po idama yung mga anak niyo, Sir, pati yung mga pamilya niyo. Anyway, Sir, 10 years daw kayo magkarelasyon ni Ma'am Nerissa? Opo, Sir. 10 years po. May anak na po kayo? Dalawa? Wala po, Sir. Mati ka nagkaanak dalawa, Sir? May problema po sa kanya. Okay. Sir, paano ka nagkakilala nito ni Ma'am Nerissa? Kasama ko po dati sa trabaho, Sir. Saan kumpanya po ito, Sir? Dito po kami sa Maynila, sa Maytondo po. Anong trabaho niya po at that time? Tricycle na lang po ako, Sir. Okay. Siya po, anong trabaho niya noon? Pinahinto ko po sa trabaho niya. Nagsama kami ng 5 years. Bait niyo naman, Sir. Anong trabaho niya noon, Sir, nung pinahinto mo siya mag-work? Sa laundry po kami noon, Sir. Ngayon, Sir, siya ang bumitaw o ikaw pong bumitaw? Siya po yung bumitaw. Paano pagkasabi niya, Sir, nung bumitaw siya? Sinungaling daw po ko. Marami daw po kong dinilim. Kaya humihingi po siya ng space tapos bandang huli. Ayaw niya na daw po. Ako, baka napuno na nga po itong si Ma'am Nerissa. Ewan mo po siya. Hindi ko nga po maintindihan, Sir. At kailan ko kayong huling nag-uusap? Yung last month pa po, bago pa lang po yung lockdown ng COVID. Sir, kayo po, sa palagay ninyo, ano ba talaga ang dahilan? Yun lang ba na siya po ay nagbibintang ng para sa inyo ay baseless? O meron pang iba? Iba po kasi yung pakiramdam ko mula nung nagbago siya ng pananaw sa akin. Dahil lahat to, inalis niya na sa akin. Lahat, ultimo karapatan ko sa kanya. Pag may sinasabi po ako sa kanya, nagagalit na po siya. Tapos minsan, nagagalit po siya sa akin, ginagawa ko, iniiwasan ko na lang po. Pag di naman po ako nag-re-reply, sabihin, hindi mo makausap ako babae. Nakipag-ina ako sa kung sino-sinong babae. Anong sa palagay niyo, bakit po siya nagbago, Sir, ng ugali? Ay, nakikita po kasi ako sa pangatlong account niya na mga post niya na tungkol sa lalaki, Sir Rafi. Ah, so ngayon ikaw naman po nagbibintang na baka meron siya ibang lalaki? Oo po, yun naman po kasi yung nakukutok po, bakit siya nagiganyan kasi sa loob po ng 10 taon, Sir Rafi, hindi naman po siya ganyan sa akin. Kasi kung yung problema lang po namin noon, ano lang, isang araw, dalawang araw, pinakamatagal sa amin, 3 araw, okay na po kami. Ngayon, hindi po eh. So, sino pong sinususpetsya nyo na yung lalaki? Yung mga post niya po, doon sa pinilak niyang account sa akin. Gusto ko na naman po, mag-aayos kami, Sir Rafi. Kasi alam niya po yan kung gano'n ko siya kamahal. Alam niya po yan, halos lahat, ipinagpapalit ko para lang sa kanya, halos lahat. Alam niya po yan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya, Sir? Tatanong ko lang po sa kanya kung ano po talaga plano niya. Kung ano po talaga dahilan kung bakit nagkaganito. Na pinaliwala niya isang puntaon na pagsasama namin sa isang biglap lang. Dahil nandun lang siya. Isumulasabol naman po, alam niya yung mga ginagawa ko sa kanya. Sa karapisyo sa kanya. Pinauwi nga po ako ng birang ko. Hindi nga po kasi ako makauwi. Gawa po nung lockdown nga po. Na makausap ako. Tagasan po itong si Nerissa? Ante po, Lorezal po, Sir. Para pa nga po namin magpakasal niya pag-uwi niya. Ilan taon na po kayo, Sir? 33 po, Sir. Si Ma'am? 30 po. Anong trabaho niya po sa Dubai, matanong ko, Sir? PH po, Sir, yun, Sir. Bago lang po siyang pumunta ng Dubai. Opo, first timer po yan, 1 year pa lang po siya maigit. Sinigil niyo na ba sa kanya yung sabi niyong nahuli niyo po sa kanyang cellphone? Sinabi ko po sa kanya yun, Sir.
inalak niya nga po kung bigla to, hindi na siya nagpaliwanag. Ah, eh kung totoo po yung sinasabi niyo, sir, parang may tinatago, ano po? Opo. Ma'am ni Risa. Yes po. Ma'am, sa kabilang linya si Sir Rafael, umiiyak po siya kanina pa. Sinayang nyo na po yung 10 years nyong relasyon sa isang iglap. Ano ba nangyari, ma'am? Kasi po, araw-araw po lagi nang gaasa. Tapos puro sumbad na lang naririnig sa kanya. Lahat-lahat ng ginastos niya, lahat-lahat-lahat ng ginastos niya, mga 10 years. Lagi niya sinusunod sa akin. Kaya ko lang naman nasabi sa iyo dahil nahihiris ako. Wala na sinasabi mo sa akin eh. Lahat ang karapatan, sinasabi mo. Pinatinagal mo sa akin lahat ang karapatan ko. Kaya ko lang nasabi sa iyo mga ganyan eh. Alos na ang karapatan ko, inalis mo sa akin. Inaliwala po ko. May pananakot pa po siya sa akin. Pag umuwi daw po ako ng Pilipinas, guguluhin niya ako, papatayin niya daw po ako. Wala ko sinabi papatayin kita. Oo, sinabi ko guguluhin ko kayo. Pero mo. Pero ipapatayin hindi. Na. Paano ka, bigla mo ako kung wala ng Pilipinas mo sa akin. Inalis mo lang yung karapatan ko sa'yo. Paglasing po siya, lagi siyang may kutsilyo sa sabi ng higaan namin. Oo. Oh. Sasabi niya, papatayin niya ako. Naku. Ililibing niya ako. Hindi totoo yan. Sinasabi mo sa akin, Mary. Hindi totoo yan, Teresa. Alam mo yan. Alam mo yan. Pagka sinungaling ko, sabi mo, pinaaral mo yung kapatid ko. Ang pinaaral na kapatid ko. Pero sinungaling. Sina nagbibigay ng pahon sa kapatid mo, di ba ako? Linggo-linggo, pinabibigay ako ng pahon, di ba? Dahil sabi mo sa akin, gusto mag-aral. Wala mo na tayo pag-uusapan eh. Tapos na. Ayoko ng puro sumbat. Ayoko na lang. Bakit? Anong dahilan? Kung bakit gano'n? Isang tanong sa sarili ko naman eh. Meron na ba? Pinupost mo pa sa Facebook na minumura. Wala akong pinupost na rin sa. Pinupost ko rin sa parang dinload ko lang. Pero wala akong pinupost. Pina-private ko lang sa'yo. Gusto mo ipakita ko pa? I-post mo pa. Sige, isend mo saan. Kahit siya rapi, isend mo. Tapos, yung TV siya ng kapatid ko, alam mo, hindi sa akin yan. Anong ginawa mo? Sinanra mo? Hindi nakasala yung TV. Hindi sinabi ko lang yan, naiinis ako. Hindi nakasala yung TV, andito. Kahit picture ako, papakita ko sa'yo. Naiinis lang ako. Ma'am Nerissa, umiyak po siya at nanghinayang po siya doon sa 10 taon yung relationship at napupunta na ngayon sa wala. Ang gusto niya ata mangyari is makipagbalikan po sa inyo or kung ano man yung problema ng dalawa, mag-patch up na po kayo. Anong sa inyo po? Ayoko na po kasi madami ni pamilya ko kasi nga sa lahat ng sinabi niya, sinusumpa niya pa ako, sinabihan niya pa ako na papungkula ako mag-ihirap. Wala naman akong pakayon kahit maghirap na maghirap ako dito basta sa pamilya ko, hindi para sa kanya. Mr. Gayoma, turuan kita. Kasi ganda pa man din apelido mo. Dapat marunong kang manggayuma. Ibig sabihin, mapalambot man puso ng isang minamahal mo at magkakagusto sa'yo. Huwag ho magsumbat. Kasi kung magsusumbat-sumbat ka lang sa kanya, di lalong maiirita ito. Ayan, panggayuma yan. Sige. Tapos sabi niya, sasabihin ka, pag nag-aaway kami, nagpapamatay siya para hindi siya iwan. Ano yung laging panakot? Ano pa lang ito? Sabi ko yun, ano pa lang? Mahal na mahal mo siya si ni Risa? Mahal niya po yan. Alam niya yan, pinagpapalit ko lahat. Gano'n mo siya kamahal, sir? Siya buhay ko. Anda mo siyang pagsilbihan habang buhay. Alam niya po yan, nagsisilbihan ko po yan, sir. Ibibigay mo sa kanya lahat-lahat ng gusto niya. Mapasaya, mapaligaya lang siya. Alam niya po yan, gagawa ko po sa kanya yan. Para na mapasaya ko siya, para wala lang po kami problema. Titisin mo yung mga ugali niya na hindi mo gusto. Pagbibigyan mo siya, alang-alang ng pagmamahal mo sa kanya. Alam niya po yan, yung gagawa ko siya pagpapasensyal mo siya sa lahat ng mga pagkukulang niya. Alam niya po yan, naiintindihan ko po yan, sir, kasi mayroon nga po ko talaga trabaho dyan sa talagang bansa. Naiintindihan ko na lang po. Kahit na ikaw na lang pagtatrabahoin niya tapos siya hindi na magtatrabaho, mamahalin mo pa rin siya. Ginawa ko na po sa kanya, sir. Hindi ko talaga siya pinagtatrabaho. Halimbawa ngayon, sasabihin niya hindi na ako magtatrabaho, ikaw na lang mag-abroad at ikaw magtatrabaho sa abroad. Gagawin mo. Kaya ko po gawin niya, sir. Alam na pagmamahal mo sa kanya. Opo, sir. Susungkitin mo yung buwan para sa kanya. Kalayarin ko yan. Matindi na yun. Titiradurin mo yung buwan kung kinakailangan. Kahit tumuhin ako ng dagat, gagawin ko yan. Wow. Alam niya po yan lahat, pinagpapalit ko para lang sa kanya.
hindi mo kayang gawin yan. Alam po yan, Risa. Naipagpalit ko nga sa iyo mga anak ko, di ba? Hindi ko inintindi mga anak ko na 5 taon, 6 na taon. Hindi ko inintindi. Kailan ko lang inintindi. Ngayon lang. Kailan ko kaysa dati pa. Ngayon ko lang ginawa, Risa. Ano ko naman? Ano ko talaga gusto ko magyari po yan? Hindi ko na alam. Hindi ko na maintindi yan eh. Hindi ko na maintindi po. Payag ka ba, sir, na ikaw maglalaba, ikaw magluluto, ikaw mga malengke? Alam niya po yan, ako po talaga nagluluto sa bahay. Ba't yun naman pala, alam niya po yan? So, magluluto ka, siyempre, ayaw mo palutuin. Oh, mabait pala to si sir. Mabait po, pero... Yun naman pala, ma'am, eh, mabait pala to eh. Ma'am, wala bang bisyo si sir? Oy, ano, Mr. Gayoma. Bonjing. Sir, willing ka bang ihinto mo yung alak at saka sigarilyo? Kaya? Okay. Ma'am, itong kondisyon ko sa'yo. Subukan natin yung kanyang promise kasi ang pinaka-problema mo ay pag nalalasing siya, gumagawa ng hindi ka nice-nice. Titigil siya ng paninigarilyo at pag-iinom. Kapag hindi niya po tinigil, ako na mismo mag-uudyot sa inyo na iwanan mo na ito. Okay sa'yo? Hindi po. Ayoko na po talaga. Kahit po anong gawin, ayoko na rin po. Kahit na itigil niya mag-sigarilyo at inom? Siya po. Kasi sinaano ko na din po sa pamilya ko eh. Kasi pati pamilya ko na damay. Ngayon yung nanay ko na mong problema. Bakit mo na problema? Yung nanay ko. Okay, ma'am, ganito lang gagawin natin. Bukod sa pagtigil sa sigarilyo, pag-inom, tapos yung kanyang bibig, lagyan niya ng plaster para din siya makapagsalita na mong kuha ng kachismisan. Tapos yung kanyang mga cellphone, kukumpiskahin ninyo, kanya pong tablet, lahat. Hindi pa rin? Titingnan, ayun. Ayoko na po talaga. Eh baka naman mayroon kang iba pang dahilan. Wala po. Sure? Kasi po, nagtatawa na po ko, ganyan po siya lagi. So, 10 taon po, ganyan po siya lagi. Iiyakan niya ako. Kahit sa mga pamilya ko, alam po yan. Iiyakan niya lang po ako na iiyakan. Tapos pag okay-okay na, gano'n na naman po. Ano naman sa tuloy? Tapos kumpatan niya na naman lahat na ginawa. Pero yung ginagawa ko sa kanya, hindi niya naiisip yun. Mas naiisip niya yung ginagawa niya. Sa 10 taon na hindi ako nagtatrabaho kasi ayaw niya ako magtrabaho. Hindi ko pwede tulungan ang pamilya ko kasi ayaw niya. Pero kung sinabi niya, nagtatrabaho ka, di ba? Oo, nagtatrabaho ka. Ano ko kumasahan mo? Hindi, ako pa rin nagbibigay ng ano ko, pamasahan mo, tsaka sa ano, pagkain mo. Pagtutulong ako sa pamilya ko, ayaw. Wala akong hindi kita inaawat, tulungan sila. Hindi kita inaawat, Risa. Ma'am, ano po yung pwedeng gawin ni sir para magbago pa pong isip nyo? Wala na po talaga. Okay. Sir, alam nyo, sa Pilipinas, dadalo lang klase ng relationship po. Yung isa pang forever, yung isa pang tulpo. Natulpo ka. End of the road. Meron pa pangatlo. Pangatlo, pinag-aayos ko yung mga nag-aaway. Pero I can only do so much. In this case, mukhang ayaw na itong isa. Siyempre, maroon din akong lumagay. Kung ayaw na, hindi ko pipilitin. Baka gusto mo na lang, sir, magsalita na ng mga magagandang pananalita. Baka later, maawa siya, magbagong isip. Ma'am, seryoso na siya. Nafe-feel ko po, ma'am, kahit di ko siya nakikita. Sa boses pa lamang niya, mukhang sincere na po siya. Sir, pwede pa ka namin i-video call para makita namin yung luha. Sabi ni ma'am, gusto sige makita. Po, sige po. Sige. Ma'am, sabi mo walang luha. Gusto ko lang ipakita sa iyo para patas kami rito. Pinagbibintangan niyo po siya na parang nanluloko lang at nag-arte. Ma'am, ganun po siya lagi sa... Ganun palagi. Kunyari, iyak-iyak. O yun pala, walang luha. Ganito po kasi, lagi kasi nag-aaway kami, uuwi ako sa amin. Kasi nga, sasaktan niya ako.
nasampal niya, nasaktan niya na ako isang beses. Sinasapot na takot na po ako nun. Tapos sabi sa kanya, pag nahuli siya, tapos pag nag-aaway kami, sasabihin niya sa akin, magiinom siya. Tapos yung kutsilyo sa tabi namin. Hindi ako matutulog, papatayin niya ako eh. Ma'am, ito ba yung na-blatter niyo? Hindi po. Kasi ayoko nga po ng duloy, nahaya ko lang siya. Lagi yan, singlating siya pag nag-aaway kami. Hello, sir. Nahirapan kami mapasok sa Sige sir, kahit na makita raw ni ma'am yung luha nyo, hindi na lang po magbabago ang isip niya. Sige. Gusto ko na lang po. Ma'am. Idol, pwede po pong makuha yung TV sa kanila? Kasi po ayun yung TV sa kapatid ko po. Apo, anytime na po ma'am. Ano pa? TV? Ano pa ho? Yung mga damit ko po dyan. Kasi po sa sobrang stress ko, sobrang payat ka na po. Sige na sa akin, pero hindi na lahat ang gusto mo. Wala ang problema. Ako na lahat eh, mali. Ako na lahat eh, gusto mo. Lagi na lang okay. Ganyan, di ba? Mr. Gayuma, opo. Ito po'y payong kapatid, ano po? Opo. Kayo po ay 32 years old, tama? Opo. Wala po kayong anak ni Ma'am Nerissa, tama? Wala po. At kayo po'y may trabaho, tama? Opo. Sir, let it go. Maraming babae na willing mahalin ka tulad na ipapakita mong pagmamahal sa kanya. Hindi lang po si Nerissa ang babae sa mundo. Napakarami pa po dyan. Sorry, Madam Nerissa. Marami pa dyan. Masigit pa kay Ma'am Nerissa na yung makikita mo. Masigit pa sa kanya. Okay, sir? Masakit yan. First week, second week, 1 month, 2 months. After 3 months, sir, promise. Mawawala din yan. Okay, sir? Opo. Move on ka na, sir. Mas marami ka pa makikita na masigit pa. Huwag mo, sir, sayangin yung buhay mo sa kaisip sa kanya hanggang sa masisiraan ka pa ng bite, sa ka-problema sa kanya na wala ka naman talagang pag-asa na you're giving yourself false hope. Don't. Opo, sir. Salamat po na marami. Salamat. Opo. Dagdagan nyo ng dasal, sir. Akala ko ba, sir, mga driver, sweet lover. Ang dami ko alam mga tricycle driver. Habulin ng mga chicks. Ikaw lang at ang tricycle driver na mahina, eh. Patay-patay. Oh, no! Ibig ko sabihin, iyak-iyak ka pa dyan. Isang babae. Iba lang po kasi ako pag ano, pinibigil ko lang. Sa inyo, ganyan siya. Pero pagdating po niyan, pag natapos na po ito, mag-chat na naman siya sa mga kapatid. Ganito na lang. So, Sir Rafael, move on ka na. Hindi ka na mag-chat sa kanya. Tama? Wala na po. Naka-block na po ako sa kanya lahat. Okay, sige. Ma'am Nerissa, gano'n na lamang po. Ayong TV po, ibabalik sa inyo. Ano po? Apo. Sir Rafael. Po. Makakita ka pa ng napakaraming babae na mamahalin ka. Hindi na po, sir. So, okay na po ako. Hindi ka na maghanap ng babae. Sinabi ko naman sa kanya, siya na lang, wala na. Ha? Niluluha ko mata ko, sir. Baka nakainom ka. Hindi po, sir. Ibig sabihin, sinirisa na lang buhay mo. Kaya po talaga, alam niya po yan. Sir, mali yan, sir. Hindi na ako sang-ayon dyan. Buhos ko na lang po yung sarili ko sa mga anak ko. Well, okay din yan, sir. Buhos mo yung sarili mo sa mga anak mo. Sige, sir. Pero ibig sabihin, huwag mong dadagdagan pa yung stress mo sa manang loob na hindi naman ikaw gusto na. Palagi kang nag-iisip kay Nerissa na hindi ka naman iniisip. Ibalik mo na ang pag-iisip mo sa anak mo. Tama yan. And then later on, in the future, gusto mo magmahal ulit ng iba, marami ka pang makikita, masigit pa kay Nerissa. Okay, sir? Salamat po sa Rappi, Idol. Idol ko po kayo, sir. Thank you. Sana po hindi po siya manggulo. Kasi po, lagi niya siya manggulo. Hindi na lang po, ma'am. Pag nanggulo po siya, ma'am, sumbong niyo sa amin, okay? Hindi na ako manggulo sa amin. Para pa kita, ingat ka dyan. Alam mo yan kung gano'ng kita kapahal. Salamat. Salamat. At saka umubun siya, makaanap siya ng dapat nararapat sa kanya. Iba kayo, hindi ako yun. Okay, salamat, ma'am. Maganda nga po. Salamat. Kayang-kaya mo yan, sir. Ikaw pa. Taas mo naman yung bandila natin, mga kalalakihan, sir. Okay? Kaya mo yan. Thank you, sir, ha. Salamat po na marami siya, sir, ate. Apo, sir. Kuya Rafael, ngayon po, isasauli na po natin yung TV since nasabi nyo po sa ere na anytime naman po, willing po kayong ibigay ulit. At the same time po, pagpunta po natin doon sa Barangay Hall ng Kupang Antipolo Rizal, ay magkakaroon din po kayo ng formal na kasunduan ni Ma'am Nerissa regarding po sa paghihiwalay nyo ng maayos. Okay lang po, ma'am. We'll be right back.
Magandang araw po, Kapitan. Nandito po kami para po sana makagawa tayo ng formal na kasunduan regarding their paghiwalayan at the same time, maisauli din po yung TV. So ano ba yung pinaka naging cause at ayun nga, katulad niya, bayad na ang pasugod ka kay Sir Rapi? Para po nga po makausap po siya na maayos, maayos namin yung problema namin. Hindi na namin maintindihan kung ba't nagkakaganito. Para po, kasi bigla niya po kung binalak, lahat ng kontak ko sa kanya, inalis niya bigla sa akin nung... Okay na po yan. Tagapin ko na lang po, Chairman, na maluwag. Ito masakit. Wala na akong problema yan kung talagang ayaw niya na. Kung meron na talaga, may wala naman po akong magagawa. Di, kasi nauna din naman po kami kasal. Plano nga namin, papakasal kami na itong susunod na taon pag uwi niya. Kaso, hindi na mangyayari. Ang bigat, pero nakakayanan ko na lang po. Tisin ko na lang. Hello po, Ma'am Narisa. So ngayon po, nandito po si Kapitan. Magandang tanghali po, Ma'am. Tatanungin ko lang kayo kung bakit. Kasi according kay Sir, bigla niyo raw siyang binlock. So ano po ba dahilan at bakit ganun na bigla na lang kinat niyo yung communication? Binlock ko po siya kasi minumuro niya po sa kung ano naman sa mga salita sinasabi niya. Kaya binlock ko po siya. Totoo po ba yun, Sir? Nagpapaniwala sa tao na nagsusumbong sa kanya na dating kaaway niya rin naman ngayon. Sa Maynila pa lang po, sinisira na kami. Sabi kasi ni Ma'am, pati raw yung mga kapatid niya. Hindi, wala po, Ma'am, Sir. Hindi ko po yun. Sa private po ako nagtitext sa kanya. Yung sa post, wala po akong pinupost sa private po. Yung mga may post ako sa pero wala naman po nakaroon pangalan doon. Tsaka para sa amin dalawa lang yun. Hindi naman daw po kayo ginugulo ni Sir. Naka-screenshot po sa kapatid ko yung mga may message niya sa akin. Kahit anong labang ko dyan, kung naanohan ka na talaga, wala na akong magagawa. Kasi sa 10 taon na yan, ang dami natin problema. Oras lang, Narisa, oras lang, natatapos natin problema natin. Hindi na tumatagal na isang araw. Ginawa ko lang itong patulpo na to, Narisa. Ginawa ko itong patulpo na to para makausap nga kita kasi hindi nga kita makausap eh. Kahit mga kapatid mo, ayaw kang ibigay yung number mo eh. Gusto ko makipag-usap na maayos. Kasi ang dami kong gustong tanongin sa'yo. Sana ikakalimit kasi pag may nakita ka lang nakapost. Natural magtatanong ako, asawa mo ko eh. Hindi nang yun, hindi tanong mga sabihan mo na ano, pag umuwi ako dyan, guguluhin mo ako. Bakit? Kailan ba kita ginulo tuwing uuwi ka? Meron ako inscription sa may chat ka pa. O bakit? Sa tingin mo ba kaya ko bang gawin sa'yo yun? Mami, iba ka na po ba? Wala po. Bakit po kayo bumitaw sa 10 taon yung relasyon ni Sir kung wala kayong iba? Kasi masyad sumasobra na ho siya, lagi na panakot sa akin, papakamatay siya. Sabihin niya sa akin, yan. Papatayin niya ako. Dito totoo yan. Ibibig niya ako dun sa loob ng bahay namin. Dito totoo yan. Alam niyo po ba yung issue sa kanilang dalawa? Nagulat lang ako bakit nagkaganon sila. Hindi ko naman alam kasi wala akong cellphone. Inaanaw lang ako ng anak ko pag tumawag si Narisa. Ano po yung nararamdaman niyo? Sumama din ang loob ko. Parang maiyak nga ako. Wala akong magawa sa gusto nila. Hindi ko naman sila maanohan ang desisyon nila kung ano. Pero kayo po ba ay boto dito kay Sir Rafael? Kahit naman yan siya pag manon sa loon sa bahay pa pumunta. Wala, hindi ko naman yan sila inaano. Napakabait ang beral ko rin. Wala akong masabi din sa beral ko rin. Mabigat din sa loob ko na... Hindi nangyari desisyon na to pero... Wala naman akong magagawa. Nakita ng tao bahay. Oo, umiiyak ako. Sa pagpapalo sa kanya, ginagawa ko naman maayos yung relasyon namin. Pagsasama namin ako. Bigat. Ma'am Narisa, bali po, eto na po. Gagawa na po tayo dito ng kasunduan. For the last time po, ano na lang po yung gusto niyo sabihin dito kay Sir Rafael? Wala po akong sasabihin sa kanya. Mahiga mag-iingat dyan. Alam mo kung kailan kita kamahal. Iingat ka na lang palagi dyan. Sorry, patawarin mo ko. Kung ano man yung mga naging nangyari ngayon. Patawarin mo ko. Sorry talaga. Hindi ko naman gusto itong mangyari, pero gusto ko na naman maayos tayo. Pero wala naman akong magagawa na eh. Okay na. Salamat. Salamat din, pero wala na talaga eh. Kasi importante na lang may pamilya ko. Ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko sa'yo. Kapitan, ano na lang po yung may advice na? Part talaga ng ano yan, nagmamahal yan. Hindi masamang umiyak. Isang ano yan, palatandaan niya ng pagiging tunay na lalaki. Malakas ang loob mo na tumanggap ng kahinaan. May kasabihan niya,
Pag may nawawala, may dumarating. So, malay mo lang. Hindi talaga kayo para sa isa't isa, mayroon darating para sa'yo. At kung halimbawa naman, na kayo pala talaga ang tinadhana, kahit abuti ng ilang taon yan, hanggat buhay kayo, pwede kayong ngayon kayo ulit. Kasunduan ng pag-ayos, ako po si Rafael Goyoma na sumasang-ayon sa kagustuhan ng aking kinakasama na si Nerissa Pagya na kami ay maghiwalay na lamang at wala nang pakialamanan at hindi ako manggugulo. At aking sinasauli ang TV na hiniram ko sa kanyang kapatid at ito ay tinanggap ng kanyang ina sa harap ng kapitan ng Barangay Kupang, Edwin Abilia. Sir, kamusta po yung pakiramdam nyo ngayon na kumbaga talagang hindi na natin na-survive yung 10 years relationship nyo ni Ma'am Nerissa? Ano po magagawa, ganun talaga eh. Kahit masakit, okay na yan. Move on na lang. Baka sakali, makakuha ng mas deserve pa doon sa inaasahan ko. Sir, doon po sa 10 years nyo na pagsasama, ano po yung mamimiss nyo? Marami po. Yung pagsabay kami kumakain sa isang plato. Mas maraming saya kaysa sa inis. Sa tingin niyo po, sir, ano po kaya yung dahilan kung bakit umayaw bigla sa inyo si Ma'am Nerissa? Hindi ko rin po may paliwanag, pero isa lang din nasa isip ko yan. Meron na talaga. Meron na pong iba. Iyon po yung kutob niyo. Meron na. Kayo po ba, if ever po, for example, na bumalik sa inyo si Ma'am Nerissa, tatanggapin niyo pa rin po sa kabila ng ginawa niya? Sabihin ko po na sinungaling ako pag sinabi kong hindi. So, tatanggapin niyo? Mahal ko po kasi siya. Sir Rapi, maraming maraming salamat po sa tulong niyo. Nakausap ko yung asawa ko. Kahit na hindi naging okay yung resulta ng pag-uusap namin, taos puso pa rin ako nagpapasalamat sa inyo, idol. Idol ka po kayo. Araw-araw ko kayo pinanood sa YouTube. Mag-move on na po ako sa Rapi. Promise. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na...